Ito na yung mga sagot sa ano, sa mga nagtatanong kung paano inarbis yung guso. So, ito yung nga nilalatag na ano, mga guso na may mga katali, nakatali within 1 month or 1.5 months, or bali 45 days, ano na siya, pwede na siyang titasan, ayan o. Parang namimikas ka lang ng kangkong at saka talbos ng kamuti. Ayan. Ayan o. Ayan yung mga na-harvest. Pati sa ano, sa brown, pwede rin ganito yung sistema. Kaya lang, kadalasan dito, sa ano, pag nag-harvest ng brown, almost 1 and 1.5 months. Pinatanggal na namin yung ano, yung line mismo ng sa brown, kasi pag may mga ibang seaweeds na ano, na hindi siya gusto, bahay na tumubo. Kaya tinatanggal, sabay pinipigtas, sabay tali na naman uli sa mga line, lalatag na naman sa dagat. Kailangan din nilinis yung ano, mga line kung saan nakatali yung guso, kasi pag nakapitan ng ibang seaweeds na hindi naman guso, mga wild seaweeds na ano, mahina ang tubo ng ano, pagtubo ng guso mo pag ano, maraming mga ibang seaweeds na kumakapit sa mga line mo. Kaya kailangan din ng maintenance, lilinisin yung mga line kung saan nakatali yung mga guso mo. Ilang sako to, de? Para maraming ma-harvest. Apat na sako. Mayroon itong ano? Maraming salamat nga pala sa mga ano, nag-subscribe sa aking YouTube channel, The Fisherman of Dice. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa lahat. Dito guys. Ito yung mga na-harvest na bibinta sa mga buyer, tsaka yung iba i-deliver sa mga restaurant dito sa Bohol, sa may aking hometown, Bohol, Philippines.